Ang sabi po ng Matthew chapter 5 verse 3. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Kaya yung iba ayaw yumaman. Kasi nga ang pinagpala daw ay yung mga mahihirap. So kung hindi po natin ito maintindihan, para bang yung mayayaman wala nang karapatan ng langit. Diba? Kaya yung iba ayaw yumaman eh. Sino dito ayaw yumaman? Gusto yumaman. Pinagyaman na kayo ng Panginoon. Right? Eh kaya lang, paano ka ngayon magiging blessed kung hindi ka naman, kung ikaw ay mayaman? Eh, ang sinasabi rito, ang blessed po ay yung poor. Diba? Now, if we gonna understand it literally, then mako-confuse po tayo. Na para bang pinagpapala at kinalulugdan ng Diyos at ang magmamana ng kalangitan o magmamana ng kaharian ng Diyos ay yung pong mga mahihirap. Kaya lang, maliwanag po dito, hindi niya sinabi na mapalad ang mga walang pera, sila ay sapagkat mamanahin nila ang kaharian ng Diyos. Hindi naman sinabing ganun, di ba? But blessed are the poor in spirit, for theirs in the kingdom of God. Again, poor in spirit. Doon po sa ibang version, what happiness comes to you. Yan, medyo mas maliwanag po dito sa The Passion Translation. What happiness comes to you when you feel your spiritual poverty? So, nagkaroon ng linaw. Poor in spirit means spiritual poverty. Kaya lang, medyo malabo pa rin. Bakit ako spiritual, bakit ako merong poverty in my spirit? Eh, di ba, dapat mayaman ako in the spirit? Mahirap na nga in the physical. Tapos in the spirit, poverty pa rin. Mahirap pa rin. So, ano ba talaga ibig sabihin nito? And for yours is the realm of heaven's kingdom. Now, I want to explain to you today the word blessed and poor in spirit. Doon po sa ibang version, ang tinawag po ay blessed. But the other words for blessed is happy. Again, kaya kapag ikaw ay blessed, masaya ka. Sino dito yung blessed na malungkot pa rin? Pagka-blessed ka, ibig sabihin, masaya ka. Kaya nga kapag gumawit ka ng, I am blessed, di ba? I am blessed every day of my life, I am blessed. So, if every day in your life you are blessed, then you must be happy. In other words is, ako'y masaya. Araw-araw sa buhay ko, ako ay masaya. Pagtulog ko sa gabi, ako'y masaya. Paghimlay ng ulo ko sa unan, ako'y masaya. Paggising ko, ako ay masaya. Amen? Ako ay masaya. Di ba? Masaya yung sinaawit pero lungkot ng mukha. So, you must be happy. Actually, joy, happiness, blessedness comes not from the outside. It comes from the inside of you. Kasi nga po, kung manggagaling sa labas, manggagaling sa mga material na bagay, yung mga bagay na dumarating ang magbibigay sa atin ng kagalakan, then up and on, ups and down ang ating pong kagalakan. But if there is something in the inside of you that caused you to be happy, and you know who is that, then all the days of your life, umulan, umaraw, bumagyo, may krisis, may pandemya, o wala, ano man po ang sitwasyon na nagaganap sa mundo, because there is someone that brings happiness in your heart, in the inside of you, you are always, all the time, happy 24/7, all the days of your life. So you must know that. You must know the reason why you are happy. At ang happy po dito ay tinawag sa Old English na blessed, okay? Our English word blessed can indeed fit here. Doon po sa Aramaic ay tuwaihon. Parang Chinese yun ah. Tuwaihon. Sabihin nga natin, tuwaihon. Nandiyan ba yun? Ayan, tuwaihon implies more great happiness, prosperity, abundant goodness, and delight. Kaya nung sinabi pala ni Lord in Aramaic, yung blessed are you means great happiness.
prosperity. There is prosperity. Kanino? Sa mga poor in the spirit. There is happiness sa mga poor in the spirit. Mamaya na tayo dun sa poor in the spirit. Dito muna tayo sa happy. Magpakasaya muna tayo. Okay? Now, and then abundant goodness and delight. Grabe, no? Ang gaganda naman nung sinasabi rito. The word bliss. Diba? Bliss. Blissful. I feel blissful. Sabi nun sa mga ano, narinig ko lang minsan yun sa Facebook eh. Ano yung blissful? Yung pala, the word bliss captures all of this meaning. Kinakapture ng salitang bliss yung great happiness, prosperity, abundant goodness, and delight. Kaya pala, pag sinabi mong, I feel so blissful. So, ibig sabihin, overflowing yung joy mo. It is indescribable. No words that can explain what you feel in the inside of you. Amen? Okay, sino yung mga nakakaramdam ng ganito? Okay, tuwaihon means to have the capacity to enjoy union and communion with God. So yung pong great happiness, prosperity, abundant goodness, and delight, para ma-experience mo ito, ito po'y makakamtan mo lamang sa pamamagitan ng union mo at communion kay God. So meaning, this happiness comes only from the Lord. It comes only from your relationship with God. Dito lang natin matatagpuan ang ganap, sakdal na prosperidad, kagalakan, kalakasan, abundant goodness, bliss feeling, blissful feelings in the presence of God. At ito po yung pakiramdam na hindi ka iiwanan. Hindi magbabago. So do you want to be happy? Seek your happiness in the Lord. Hallelujah. Sabihin nga natin, sabi mo sa katabi mo, seek your happiness in the Lord.